Lahat kami halos mabaliw sa pasabog. Kaya lumalaban pa rin ako kasi ayoko umalis dito. Bigat ng malet ako. Sing bigat ng nararamdaman ko today. First time ko talagang ma-witness yung Sent Home episode. So medyo hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. Monday night nang i-announce ang pasabog. At lahat, halos mapasigaw sa balitang ito. Ate, sobrang hirap talaga nung nangyari kasi alam naman natin na nung nag-wildcard is sobra ng pasabog yon. And then hindi natin in-expect na meron pa palang isa. And sobrang sabog na as in. Sobrang napakahirap pumili ng isi-send home kasi dalawa yung isi-send home sa isang week. Kaya sobrang hirap po talaga. Pagdating ng Webes, kanya-kanya nang impake ang mga content creators na bahagi ng bottom four. Nung nalaman kong may ganito, parang mag-iimpake, naiyak na agad ako. Kasi parang nararamdaman ko parang ako yung alis. Ganon. Sobrang nanghihinayang ako na kung ako yung mauuwi or masasend home, sobrang nanghihinayang ako sa time na nandito ako kasi sobrang ikli pa lang nung time na nandito ako. Hindi ko pa siya masyadong nailalabas yung talagang ako, tsaka hindi ko pa nagagawa yung dapat kong gawin dito kaya sobrang sakit sa akin sa part na parang kapag iniisip ko na aalis ako. Bigat sa pakiramdam na isa ako sa mga pwedeng mapauwi ngayong gabi. Pero sana hindi pa rin. Umaasa ako na tatagal ako dito. Pag umuwi ako, syempre masakit yun kasi marami akong naiwan na good memories dito. Sobrang bigat po sa pakiramdam kasi nagtitiklop po ako hindi dahil para maayos yung cabinet ko. Titiklop ako para ilagay sa maleta and ayun nga po, may chance po akong mapauwi. And sobrang nalungkot po ako nung nalaman ko po na dalawa yung papauwiin. Kaya hindi ko po alam kung isa po ako dun sa papauwiin or isa po ako sa mag-i-stay. So ayun guys. Nilalagay ko na lahat ng sapatos ko dito. Hindi ko naman nagamit. Ang lungkot po kasi
Parang kailan lang po nung nag-aayos po ulit. Nilalabas ko po yung mga gamit ko tapos ngayon po, binabalik ko na po ulit sa maleta. Ganito po pala yung feeling ng mag-iimpake. Ayan na. I'm strong, independent woman. Bigat ng maleta ko. Kasi yung bigat ng nararamdaman ko today. At dumating na nga ang oras para sa Kumu Sent Home Live. Welcome dito sa live namin. And ayun, good Thursday evening mga katok. Kamusta kayo dyan? And ako po si Televility. Ako po ay isa sa mga mag-host ngayong gabi. And ako naman po si Terry. Ngayong gabi, welcome kayo dito sa live ng Kumu Sent Home, di ba? Ako, kabado talaga ako kasi syempre, first time ko talagang ma-witness yung Sent Home episode. So, medyo hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. At dumating na nga ang oras para sa Kumu Live Sent Home episode ng The House of Collab. Live Sent Home episode. Sina Yesang, Ashley, Yen at Mark ang ating bottom four for this week. At dalawa sa kanila ang lalabas ng Talk Mansion ngayong gabi. Unang ipinakita ang Kumu Votes. Ganon din ang Content Creators Votes. This week, ang gusto ko pong i-sent home ay si Mark. Ang sent home ko po this week ay si Yen. Ashley. Yes, ang sorry. Kaya naman from the bottom four, in-announce nga kung sino ang unang saved sa gabing iyon. Kilalanin na natin ang unang save sa gabing ito. Ikaw ang unang content creator na ligtas ngayong gabi. Congratulations! Yesa, you may now go back to the living room. Let's go. Yes, sir. Kasunod namang binanggit ang pangalan ng unang content creator na sent home sa gabing iyon. Ang unang sent home na content creator ngayong gabi. Mark. Na-expect ko na talaga yun kasi nakikita ko kay Mark Bros na ang tamlay-tamlay niya, hindi siya nakikihalubilo sa amin. And parang na-homesick siya. Kaya yun, talagang napansin ko na siya talaga yung unang masasend home. Ako si Mark Bros, 23 years old. It's a little bit crazy. You're suddenly blurry now. Agad din itong sinundan ng pangalawang sent home. Ashley, ikaw ang pangalawang content creator na masasent home ngayong gabi. Ashley naman ang pangalawang content creator na sent home ngayong gabi. Sana po masuportahan
niya ako na mag-boost po yung confidence ko at patuloy lang po yung journey ko dito. Kinabukasan naman, unang dumating ang Kumu ka THOC winner. Pero bago yan, may surprise si Ryan. So ganito ang mangyayari, no? Si Shaz, pagdating dito, no reaction challenge to. Ang hirap naman! So upo si Shaz dito, hindi siya pwedeng tumayo, hindi siya pwedeng magsalita, hindi siya pwedeng gumalaw. Everyone, are you ready to meet our Katok guest winner? Yes! So on the game? Yes! Guys, please welcome RC Silvestre! Yes! Andito na po yung Katok winner po natin for this week. RC Silvestre. RC, pakilala ka sa audience natin. Hi guys, it's RC Silvestre. Sa ilalim ng dahan-dahan hanggang pinuha akin ka na lang. Mars, tama. Baka lumabas na siya next week. Dahil kasalanan mo yan. Lumabas yan, ha? Ano yung part na yun? Ano yung part na yun? Ano lang sabi? I miss you. I love you. Ah! Pwede ka na mag-react. Ah! RC, bakit ka sumali sa PHOC campaign? Kasi po, alam ko po kung gano'n po laking opportunity po itong pagpasok po ng Dasa po lang. So, ginrab ko po lahat ng opportunity po na makukuha ko po. And itong ang campaign po is parang a way po na magagrab ko po yung opportunity. And then, ayun po. Hindi ko naman po yung na-expect na mananalo. But I'm very, very grateful po, lalo na po sa mga supporto po ng mga fans, ganun. So, ayun po ako po. As a content creator, I never close my doors po for improvement. Lalo na po, gusto ko po open po ako. Hindi naman, yung mundo naman po ng content creating is not limited sa kaya ko lang pong gawin. Siyempre, meron din po silang kanya-kanya nilang content na yun nga po, matututunan ko po sa stay ko dito. So, feeling ko po may matututunan po ako. Siguro po yung knowledge ko po, based on my experience sa craft po na ginagawa ko, and yung dedication ko po and love ko po for what I am doing, siguro po enough po yun para ma-import ko po sa kanila na mahalin din po nila yung ginagawa po nila. Ako po si RC Silvestre, yung ka-THOC winner for this week. Sumunod naman pumasok ang bagong content creator na makikisaya at makikigulo sa mansyon ng THOC. Guys! Excuse me, please welcome Jordan Aplibi. Ako po si Jordan Kilbialipio, o mas kilala sa TikTok na Batang 90s. Ano yung pakaramdam na nandito ka na ngayon sa The House of Kota? Grabe, sobrang saya ko po. Tsaka hindi ko po ina-expect yung ano na to, yung pagpasok ko dito. Grabe, sobrang saya ko po talaga. Ganun din po. Marami po akong naisip na life hack para sa kanila. Tsaka kasama ko silang sasayaw. Ganun. Tsaka po, papag-acting ko po sila. Hi,
I'm Jordan Kilbelepio, ang bagong content creator dito sa The House of Collab, Season 2. Ilan lang yan sa mga pasabog na hatid sa inyo ng the hottest digital reality show ng bansa, ang The House of Collab, Season 2.